Ano sasabihin ko? Badadaan ako tapos welcome to our vlog. Tapos and welcome to... Welcome to our vlog! Welcome to... Best. Yeshua! Hello, what's up? Good evening, guys. So, welcome to our vlog, our new vlog. Our first ever vlog sa Yeshua is HaMashiach. Yeshua HaMashiach Cell Group. And our video for today is our very first Bible study sa aming bahay. All right, so you better watch out para lahat tayo ay mabless. Amen po ba? Ang gulo ng ano mo. Ay, syempre ganyan talaga ang first time. Ate, pwede mo namang ungatin to. Ungatin talaga, ungatin. So, ayun, magsiset up na po kami ng aming... Ay, tingnan mo ng baby namin. She's his house ng ate. Ay, tita. Oh. See? So, ayun, magsiset up na po kami at kami... Magsiset up na. Para maumpisa na namin ang aming Bible study. And sit back and relax lang kayo dyan. Yan. So Chase outfit. So Chase outfit daw. Ano ba yan, mag-Americano pa? Alright, so later again I will update you guys. Oh, magpa-plancha ng buhok, mag-dress. Ay, Diyos ko Lord, buti na lang. Buti na lang nasolo ko ang ating ring light. So ayan. Hi, welcome to our vlog and welcome to Yeshua HaMashiach Cell Group Bible Study 610. Yes. Oh, yun, sabay-sabay na po kami. Amen. So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. A blessed and glorious evening. Yeshua HaMashiach Cell Group. Alam ko po na nalulugod ang ating Diyos sa gabing ito, sa ating ginagawa. Amen. Do you agree on that? Amen. So, sabihin po natin sa ating kagabi, I'm glad you are here. I'm glad you are here. I'm glad you are here. Rowan, I'm glad you are here. Yes, Bebelove. Ayan, so sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Zechariah 4:10, do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin, sabi ng Panginoon. So I believe na sa pag-start natin sa pag-aaral sa salita ng Panginoon ay mabubuksan hindi lamang yung kaalaman natin more sa salita niya, but then God, we will, as we study the word of the Lord, mas lalo tayong mapapalapit sa ating Panginoon. Amen. So let's start sa ating praise and worship. Mangungunahan ni Ate Joanne at susundan ng opening prayer ni Kuya Rod. And before that, let's just give 1 minute, let us utter a prayer of thanksgiving to our God, and even na rin yung pag-speak natin ng blessing sa ating lahat dito sa bahay natin at sa bawat family natin. 1 minute before tayo mag-praise and worship. Amen. Lord, we just want to thank you, O God, for we believe, Panginoon, na you have ordained this day, O God, na kami, Panginoon, O God, ay i-start, Panginoon, O God, yung Bible study namin dito sa bahay namin, Panginoon. We pray and we invite and we welcome, Lord, your presence, O God, the presence of the Holy Spirit, Panginoon, sa aming bahay, Panginoon, sa aming lahat na nandito. Patuloy, Panginoon, na manahan ka, Panginoon, O God, sa mga hindi namin, O Lord, sa aming lahat, Panginoon. Even, Lord, we include, Panginoon, ang other families way back home in the Philippines, Panginoon, at sa mga namin sa buhay, saan man sila, Panginoon, na naroon, Panginoon, sa parts, Panginoon, sa mundo. Lord, we just thank you, Lord. Just want to honor you, Panginoon, and be lifted high and be glorified in this Bible study, O God, in this mighty name we pray. Amen. So, ayun, so before tayo umawit ng worship song sa ating Panginoon, I just wanna share the
verse na matatagpuan sa Exodus 23:25. It says that, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. Amen. I will take away sickness from you. Amen. Amen. So, ating katahin ang isang napakagandang awitin para sa ating Diyos na ang buhay, ang For You Alone. You are stealing.
Gather po namin sa inyong pangalan. Panginoon, magpubin niyo po na ninyo kami ng inyong magandang espiritu para po maunawa na po namin ang bawat message na nais niyo iparating po sa amin. Lukubang po po kami na pagnanasa mainit na pagtanggap po. Lord, ito po ay aming po sabot sa langin. In Jesus' name we pray. Amen. So sa nabigong ito, I have the honor and the privilege to introduce to you our teacher for our study hanggang matapos po yung buong book. Module? Amen. May exhortation ka pa, di ba? Ay, oo nga pala, wait lang. Ay, introduction pa pala ni Inday. I have the right and the left to introduce to you our verse exhorter, this first ever Bible study of Yeshua HaMashiach cell group. She is a very independent before. now still independent. I see her as a very a dependable woman, and I look forward to seeing her how as God will flourish her more. Na nahanap na niya yung ano yung nandito. And I really believe that as she has a strong personality, I know na matapang man siyang tignan, pero I believe na si Lord yung kay Lord siya nagde-depend. Amen. So, hindi pa ako tapos mag-introduce. The captain of the volleyball champion. CLSF. Amen. Thank you, Lord. We thank you, Lord. At sa buhay, may taas at mapurihan ka sa buhay ni Ate Janet Bulaki. Ay! From Cebu. Davao. She's in a relationship now. Ang daming intro. Okay, pakicut yung best. Amen. She's in a relationship with person. With Jesus. Amen. Come here, baby love. Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat. I'm so happy that... Okay. I believe lahat tayo masaya sa unang Bible study natin. Yeah, nakakamiss.
Amen. Though nakakamiss yung lahat, no? Na kasama si Pastor, but we need to also to grow on our own. Yes. So, amen. Yeah. Especially with guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 So tonight, our verse exhortation is found in 1 Peter chapter 2 verse 2. Ayan, okay lang dito. Hindi siya ma-zoom, so sorry. No problem. Okay, so like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. So, ang kinuha ko pong keyword, actually hindi naman siya keyword talaga, is itong like newborn infants. Newborn infants. And spiritual milk, which is equal to growth. And iyan, tulad ko siya sa Bible. So, amen. So, I connect the verse exhortation tonight sa opening ng ating Bible study as Yeshua HaMashiach. Amen. So I believe it is good to know the importance and the main reason as to why we need this Bible study. So actually galing to sa yung main thought niya is galing dun sa app na meron ako, yung inspiration. Parang everyday siya nagpa-pop up na na parang verse, tas may devotion siya. So dun ko siya nakuha, pero dinagdagan ko lang siya ng mga sarili kong So amen. So like mother's milk na iniinom ni Rowan ang baby to grow. So yung hindi lumaki, hindi nag-milk. Okay. Siguro kalahati lang ng milk. So the Bible is the real deal, especially formulated for humanity's spiritual growth. So no other book can offer what it does. Amen. It gives living, life-giving words packed with spiritual nutrition. Ganito yung makukuha natin na fruit of the Spirit. So, God's words offers healing for spiritual diseases like gloom, worry, despair, hopelessness, and loneliness. It puts the enemy to flight. This is really true because na-experience ko ito nung nandito ako sa UAE. Mga first year ko dito sa UAE. Kasi nung pumunta ako dito, alam naman yung lahat na yung kasama ko is yung kapatid at pinsan ko. So, I'm really blessed na sila yung nakasama ko dito to support me. But the downside lang, nung time na yun, is hindi sila born again Christians. There were times na na-experience ko before maging gloomy, yung parang nag-worry, in despair, hopeless, diba sa tagal kong hindi nakahanap ng trabaho dun, and lonely. But I chose not to share with them kasi nga may mga advices sila na hindi in line to the Word of God. I always thank God that I have encountered Him nung nasa Pilipinas pa lang ako. And na-practice ko yung pag-journal kasi kung hindi, feeling ko, hindi ko kayo makikilala dito sa CLSF. So ever since, it's always been a reminder to me that whenever we feel that kind of feelings, yung nag-gloomy, nag-worry, in despair, so yung hopeless or lonely, we don't seek advice to unbelievers but to the Word of God. So Bible promotes the growth of courage, purpose, joy, and peace. Ito yung mga bagay na usually hinahanap at kailangan natin for everyday living. It also changes our perspectives. Naiiba yung pananaw natin sa buhay. You are looking forward to the future in a brighter light. And also, it quiets the anger. Amen. So may mga emotions talaga tayo na hindi na maiiwasan, lalo na pag nasa situation ka na parang biglaan, tapos biglang nag-ano. So smile. Mana. Ay, sorry. Amen. So the Bible, in short, it helps us find God. Amen. So meron lang siyang sa dulo, sabi niya, pastor sermons, Bible commentaries, devotionals, and worship songs are excellent ways to consume the Bible. But we also need pure, unaltered servings, additive-free, opinion-free, raw scripture that lets God speak straight to us. So, sabi niya is,
yung napapakinggan natin sa YouTube, yung naririnig natin sa Friday service, and even dito sa Bible study, it's really good and nakaka-uplift siya ng spirit. But we need also the feeding na talagang mismo kay Lord, na tayo mismo yung nakabasa at naririnig natin sa Kanya, which is when we, every time we read His Word. So, amen. And wala naman akong promise verse kasi... Ano ko, bakit wala promise verse? Amen. But I believe yung promise verse is nandito ngayon sa ituturo ni Ate Jazz. So, yun lamang po. And to God be all the glory. Amen. Punin po ang Panginoon sa verse exhortation, sa encouraging word. I-share sa atin Ate Jazz ngayon ito. And bago tayo dumako sa ating pagtuturo ni Teacher Jazz, very important. Why is it important to study the word of the Lord? It's because God's word guides us in the right direction in our life. It lights the way ahead of us so we can see clearly which way to go. Through every season of our lives, we can be confident that God is always leading us through His word. Sabi na dito, whatever seasons of your life, malungkot ka man, masaya ka man, doubtful ka man, kahit every season of our lives, we can depend on the word of the Lord. Meron at merong kasagutan ng Panginoon. Amen. So, may I introduce to you our teacher for the night. Siya po ay may dalawang anak. Wow. May hanot ang isang asawa. May isang asawa na napaka-bless niya sa buhay na Ate Jazz. Amen. Napaka-bless niya. Kaya nga. Napaka-bless niya sa iyo. Yes. Pangatong emotion. And I believe na we are just so grateful na ang bawat isa ay willing na magturo at ituro yung salita ng Lord. Though, we are not all pastors, and it is only by the grace of God na nakakatayo tayo at nakakapagturo. And just by accepting yung, just by saying yes na magturo ka, it's really a big impact na hindi ka nag-yes sa nag-schedule sa'yo, but you are saying yes to the Lord. Amen. So, let us all welcome Teacher Jasmine. Yay! Madam Bambay! Amen. Take it away, Ate Josh. Amen. Ang una po nating pag-aaralan po ngayon is who is God? Ito po yung discipleship series ng module 1 po. Amen. At yun po ang pinaka module natin is yung pinaka-title niya is Who is God? Amen. Who is God? Sa bawat isa sa atin. First honor. Ano na kasan mo doon narinig? Creator. Creator of all. Amen. Ay, di ka pala. Our Father. He is the one who have created us all. The maker of heaven. Sa John, God is our Savior. Kuya Lord. Our Father. Amen. So ang pinaka-objective po natin dito is to enable you to know about God's nature. Yun nga po, tama po yung sinabi natin sa bawat isa. Nakikita ko. Habibti daw. And then, yung sabi nga, to enable you to know about God's nature, character, and attributes that you might appreciate Him fully. Amen. Love Him and love faith in Him in your life. Ito po yung objectives po natin. Amen. To make you realize that God is a personal God. Amen. Who will always be with you to guide and help you. To make you realize the eternal purpose and destiny of God for you. So dito po, malalaman po natin kung
sino, kung sino si Lord, talagang magiging rooted pa yung mga pagkilala. Pagkilala natin kay Lord. Amen. So ang lesson 1 po natin is, ang title po ay The Only True God. Amen. Nasabi nga po sa 1 Timothy 1:17, Now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Ito po ay makikita sa 1 Timothy 1:17. Na tunay nga po, siya po ay King Eternal, Immortal, Invisible, at nag-isang Diyos na talaga nandun po yung pag, pangalan nito, yung the honor nga natin, yung paggalang natin. At talaga mag-glorify siya forever and ever. And the God of the Bible is that only true God. There is no other God besides Him. All other gods of this world that people worship are false gods. What is the difference between the one true God and all others? The only true God was not created. He is eternal. He was and always will be. Being eternal, God has no beginning and will have no end. God lives in heaven and He rules over the whole earth. Amen. Yun nga po, ang tunay na Diyos po ay makikita po natin sa Bible. Na talagang dinidescribe po ang katangian ng ating Panginoong Diyos sa Bible. Na tunay nga na walang na 'di ba yung mga ibang paniniwala ng mga ibang tao is kagaya ng mga Hindu, naniniwala sila sa mga hayop, yun ang dinodiyos nila. Pero tayo, alam natin na ang Diyos natin ay buhay. At talagang, ano, sabi nga po doon na ang Panginoong Diyos, siyang, yun sabi niyo kanina, siya ang creator natin. He is eternal. And siya po yung beginning and the end. At may katanungan po dito na, do you know the God whom you believe in? Amen. Wow. Every problem we have is related to our own concept of God. Failure to understand what God is like leads to many conflicts and sorrow. Halimbawa po, if you don't believe that God is forgiving, you may be continually weighed down with guilt. Yun, nagigilty po tayo. Knowing God, His heart, mind, and ways can lead to strength. Yun, comfort and victory in our lives. Ngayon naman po, can we know God? Amen. It is impossible to know God by our natural abilities alone. We know God only because He has chosen to reveal Himself to us through His Word, the Bible, through His Son, Jesus Christ, and through created things. One special truth about Him is His unchanging character. Unchanging character. He is the same yesterday, today, and forever. Kung makikita po sa Hebrew 13:8. At yun naman po, marireveal po ang ating Panginoong Diyos sa pangyayari po sa history ni Moises. Alam na po natin yung history ni Moises? Yes. Amen na po. Explain doon po natin, Joa. Ano mo, Kapsat? Ikwento mo yung pag yung Amen. Binasin na yung tungkol niya, binayak na wala yun eh. Ah. Amen. Yun makikita po natin sa Exodus chapter 3 and chapter 4 na dito natin makikita kung sino talaga ang nag-iisang Panginoong Diyos, kung gaano siya makapangyarihan. Amen. Talagang nandun po yung ano niya, pagmamalya, yung protection niya kay Lord. So ngayon, marireveal na po yung, God desires to reveal Himself to us. Yun nga po makikita po natin sa Exodus chapter 3. Summary na lang po natin kasi mahaba po yun. Chapter 3 and chapter 4.
na sabi po sa chapter 3, yung kung paano po pagkatawag kay Moises, si Yahweh. Kung iyano po natin, kung pagbulay-bulayan po natin yung kwento sa Exodus chapter 3, di ba tinawag si Moises, tinawag ni Yahweh sa isang, na, parang isang bundok, sa may, parang sa may kahoy na ano. Tapos eh, sabi Moses, Moses, sabi niya, di ba pinapunta siya doon. Tapos nagtataka si Moises, bakit hindi nasusunog yung ano, yung bush ba yun? Yung parang ano, maliit na tree ba yun? Burning bush. Burning bush. Ah, burning bush. In English. Ay, sa Tagalog. Ha? Nag-aapoy na. Nag-aapoy na bush. Nag-iliyab. Touch mga bush. Ayun nga. Tinawag siya na talagang nakita ni ano ni Moises ngayon. Na talagang 'di ba itinatago no, parang ayaw pang tignan ni ano ni Moises si Yahweh yung ano yung lumalagablab yung firing. Na ano. Tapos ano, talagang nandoon yung ano niya yung nandoon din nandoon po yung faith niya. Tapos lalapit si Moises doon, nasusunog ng talahiban. Talahiban ang bus. Ah, talahiban. So talahiban yung parang ano din yung diba, malalaking dao. Ay, ano? Malalaking grass. Ay, grass. Malaking grass, talahib. Pero na nandun nakita talaga yung kapangyarihan ni Lord. Mm. Na di ba yung talahiban is pag naapuyan yun eh talagang malagablab. Yes. Talagang mapuuran yung Ilocano. Yung ano? Yung mga dayami na ano na? Di ba yung dayami? Parang talahiban yung matataan. Malalaking glass na malalaking puno. Malalaking grass. Ay, okay. Ginagawang background sa mga picture. Ay, yung ano, ginagawang ano, yung ano din? Ato. Yung kubo. Okay. Ayun. Nalagang nakita ni Moises, pinapakita dito sa chapter na ito, kung sino si Lord talaga. Kung gaano kapangyarihan. Na talagang, di ba nung lalapit na si Moises, sabi niya, yun ay holy place. Yes. Sabi doon na, na tanggalin yung panyapak niya, sandals niya. Yes. Talagang makikita natin kung paano, pala nito, paano kabanal yung yes. lugar na yun. Yes. And then, yun nga, di ba gusto nga ni Yahweh na kunin ang mga Israelites sa Egypto, sa Egypt. Mm-hmm. Dahil nga, di ba, pinapahirapan yung mga Israel, no, Israelites, mm-hmm. na ano, eh, ang Israelites, iyon yung mga talagang kinasihan ni Lord. Mm-hmm. Na parang panganay niya sa sangkatauhan. Ano ganun ba? Yes. Huh? Amen. Amen. And then? Okay. And then yes, teacher. Tapos yun nga, nung sinabi ni Moises na Panginoon, ano ko na lang ha, pero hindi yung paraphrase. Okay. Parang yung totally na ano, parang yung ano lang natin. Normal. Hindi yung eksakto na ano nandoon. Yes. Yung pag ano ko lang. Tapos sabi okay ni lang basta yung Besh. I'm exactly at it. I'm enjoying. Tapos, ayun. Sabi ni, ano, ni Moises, paano ko magagawa yun, sabi niya. Yes. Nandun yung pagdududa niya. Yep. Tapos, ako po'y pautal-utal, sabi niya. Nandun, makikita din natin yung nandun yung pagkautal-utal niya. Tapos, nandun na rin yung fear niya, mga ganon. Pero, sinabi ni Yahweh na basta pumunta ka lang doon at yung tutulungan siya. Yes. And then parang hindi pa rin makapaniwala si ano eh si Moises eh. So sabi ni Yahweh, yung tungkod ba? Mm-hmm. Ano mo diyan? Tapos yun nga nagbalin niya yan. Nagbalin niya isingay. Hindi yung Tagalog na, may hilo, may Tagalog tayo dito eh. Basta yung tungkod. Yung tungkod niya ano ginano naging ahas. Yun nga yung naging ahas. And then niya, tapos sabi ni Yahweh, basta hawakan niya lang yung buntot, magiging baston ulit. Yes. So, pinakita ni Yahweh doon kung ano ang gagawin niya pag hindi nakinig yung Pharaoh sa Egypt. Yun. Tapos, nung ano na, tapos
yun pa rin, ininsist pa rin ni Moises na yun nga, parang hindi niya makakaya na kunin yung Israelites sa Egypt. Pero sabi ni, ano, ni Yahweh, basta pumunta ka doon, at ano, yung may parang may sasalubong sa kanya na nagngangalang Aaron, na siyang tutulong sa kanya. Yes. Ganon. And then, tapos ayun, nag-ano na siya na, nag-obey na siya. Nag-obey na si Moises. Yun, nagpunta, in short, nagpunta na siya sa Egypt. And then, yun nga, ang ginawa ni Moises is, nakipag-usap siya kay Pharaoh with Aaron. Na? With Aaron. And then, pero yung Pharaoh is, matigas pa rin yung ulo niya. Ayaw niyang pakawalan yung mga Israelites. So, ngayon, tapos ang ginawa ng Pharaoh pala, hindi pa niya pinakinggan yun, kundi lalo pa niyang pinahirapan yung Israelites. Kasi nung una, parang binibigyan siya, sila ng, ano, ng break time, mga ganon. Tapos yung parang mga, yung parang day off na rin siguro, kasi may time sila na makinig sa mga ano din, mga kwento. Mga nakikipag, ano din sila. Pero nung dumating si Moises, lalong pinahirapan ni Pharaoh yung mga Israelites. So sabi ng mga Israelites, ay hindi pala, sabi ni Moises, nagtanong siya na bakit, si Moises ba yun o yung mga Israelites? Ano ba sinabi? Ano sinabi niya na, bakit, si Moises yata, sinabi niya na, bakit nung nagpunta na siya, is lalong pinahirapan si sa mga Israelites, Pero nag-ano, parang ano lang ni Yahweh yun. Parang, yung pangalan nito? Hindi ko ma-explain sa ano eh. Parang nagkaroon din ng katanungan. Kasi, di ba sabi ni Yahweh na tutulungan nga siya. Kung ano yung sasabihin niya, anong gagawin niya. Pero, may time na sinabi niya is bakit nung nagpunta siya is lalo pang pinahirapan ang Israelites. Bakit yung time na yon at hindi siya tinulungan ni Yahweh. Nga ganon. Pero nung nagsabi na si Moses kay Lord, ayun na doon na nagano na kumilos si Yahweh. Nung yung si Pharaoh hindi niya pinakinggan si Moses na yun nga kukunin niya yung mga Israelites. Nagsusubong gumawa si Moses si kay Yahweh. Bakit nung nandun nga siya tapos yung, di ba, kukuhian yung Israelites eh, ba't hindi siya tinulungan agad? Lalo pang pinahirapan yung Israelites. So ngayon at kumilos na si Yahweh doon. Kaya talagang pinakita na niya yung mga imposible is nagiging posible na. Mga ganon. Pinakita na ni Yahweh kung gaano yung kapangyarihan niya, na talagang nandun yung ano niya, pagkilos niya talaga, yung plan niya na kukunin niya yung Israelites para ipunta sa kanila. Ito, babasahin ko yung part na yun. Yung sabi niya, Moses returned to the Lord and said, why Lord, why have you brought trouble on these people? Is this why you sent me? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble on these people and you have not rescued your people at all. Yun. May panahon, yung panahon na yun na hindi niya ni-rescue. Kaya nagtanong na si Moses. Ayun. And then, nung hindi pa rin naniwala yung Pharaoh, talagang ginawa na ni Yahweh yung mga imposible na imposible. Yeah. Yung water naging dugo. Di ba nabasa natin yun? Yung water naging dugo. Hanggang natakot si yung Pharaoh para pakawalan yung mga Israelites. Na ma-force yung Pharaoh para pakawalan yung Israelites. Kasi yung mga Israelites, yun yung mga ano niya noon, mga trabahador niya sa Egypt. So, syempre, mga kinalugdan ni Lord ang Israelites, kinuha niya yung Israelites pupunta sa lugar na pinagpala. Ganon. Kaya makikita natin doon kung sino talaga si Lloyd. Makapangyarihan yung mga imposible ay magiging posible. Yun ang kapangyarihan ni Lord talaga na basta pag ginusto na ni Lord na
na kagaya nun, kunin niya talaga yung anak niya. Walang makapigil. Yes. Walang makapigil. Kaya tayong mga anak ng Diyos, minsan, nakakaranas tayo ng mga troubles, mga problema, pero nandiyan.